On. Yun, naka-on position na kasi. Naka-on position na kasi. Off natin. Yun. Kaya na- oh my God! Yeah! Okay guys, mag-wiring tayo ngayon ng timer switch. Basic lang po. Follow po rin tayo sa rules ng Philippine Electrical Code. Naka-gloves tayo, meron tayong digital tester, time switch, breaker, lamp, at saka wire. Basic lang. Plus tools. Una nating unahin is yung neutral natin. Unahin mo natin yung sakit. Tapos, unahin natin yung neutral niya. Kasi yung S1 at L1 live yan. Tapos yung S2 at L2 neutral yan. Usually basic lang po ang alam ko nito ng timer switch. Hindi ko talaga kabisado yung spare, yung mekanismo nito. Basic lang po yung alam ko. Mag-wiring lang tayo ng basic. Ang gawin is yung itim natin is yung live, ay yung neutral natin. Lagay natin dito sa blue. Yung blue po is neutral kapag lamp. Tapos, lagay natin dito sa L2. Ayan. Dito naman sa live. Lagay natin sa brown. Yung brown po ng mga ilaw is live. Lagay natin dito sa live. Sa L1. Lagay natin yung L1. Ayan. Tapos doon naman tayo sa pamutang breaker. Yung L1 at saka S1 po, nagkadugtong lang yan. Ito yung live. Control niya yung time switch. Lagay naman natin dito sa N1. Ito naman is yung neutral. Yung S2 at L2, connected lang yan. Tapos lagay natin dito sa line to. Okay. Tapos na tayo sa pag-wiring. Tapos balik natin yung takip. Balik natin yung takip. Yan. Huwag na kasi control pa natin manumano eh. Yan. Tapos na tayo sa pag-wiring. Okay? Okay po, tapos na tayo sa pag-wiring. Isang turo ng Philippine Electrical Code, bago natin i-tap sa source o i-plug sa source, gagamit muna tayo ng tester para makita natin na walang short o trouble yung ginawa nating tester. So, ito. Silik natin ang continuity. Ang continuity po, para ma-determine kung mayroon bang short o trouble sa ginawa nating wiring. If sumunog yung continuity, means may trouble, so troubleshoot tayo. Kapag may tunog, may trouble or short. Yan. Di ba, wala naman tunog? Iyon ko. Wala naman, di ba? Okay. Silik natin resistance. Yung resistance po, para makita natin na functional yung ginawa nating wiring. Okay, di ba? May resistance naman. Kilo ohms. So, naka-on position na po to. Iyon ko. Yan. Lumaki yung, tumakbo yung ano niya. Yung value niya. Tapos, yung position ko naman. Yun. Hindi na yan tatakbo. Yan, hanggang 21 lang yan. Yan. Pag on position ko naman. Yun. Tumatakbo yung value, umangat yung value ng ano natin. Ng resistance natin. Off ko naman. Yan. Hanggang 43.21 kilo ohms lang. Or 20. Yun lang yun. Yung value niya. Pag off naman. Yan, tumatakbo yung value ng tester natin. Yung kuha natin, yung resistance natin. Diba? Yun lang. So, i-plug natin since okay yung wiring natin. So, off natin lahat.
Okay. On. Yun, naka-on position na kasi. Naka-on position na kasi. Off natin. Yun. Kayo na pong bahala mag-sit ng anong oras isi-sit nyo. Kasi meron tong ano, yung mga clip niya, yun, meron pa siyang sobra. Kayo na pong bahala anong oras i-on nyo at i-off nyo. Ito na kasi, 24 hours switch ko kasi ito. Kayo na po yung bahala mag-sit. On natin. On natin ang alaunang ng umaga. Off natin ang alasayas ng umaga pa rin. Yan. Yun. Yun lang. Off natin ang alas 12 ng tanghali. On natin. On. Sinsya. Yun. Off natin ang alasayas ng gabi. Yun lang. Salamat sa panonood. God bless.